Planong suspindihin ang operasyon ng Philippine National Railway o PNR para bigyan daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. Agad naman niyang tinutulan ng ilang pasahero na araw-araw sumasakay sa PNR. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hindi pa man naipatutupad, nangangamba na ang maraming commuter sa planong pansamantalang tigil operasyon ng Philippine National Railways o PNR. Ito'y para magbigay daan sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway. 5 taon magtatagal ang suspensyon. Malaki na pala ito. Malaki po talaga. Gagabihin ka. Si Hinaro, araw-araw bumibiyahe mula sa bagong baryo Caloocan papuntang Makati. PNR lang ang maaari niyang sakyan para makatipid sa oras at pamasahe. Napakahirap talaga po kasi ulay ako, napakahaba ng pila, tapos wala kang masakyan sa pag-uwi mo. Mapipilit na ka mag-jeep. Napakahirap eh. Medyo maano po sa pagpasok. Si Bernarte naman, laging naghahabol ng last trip ng PNR. Mahirap din sa mga ipo kasi ito lang yung way. Sana wag matuloy. Wala, kawawa yung mga ibang talaga. Ayon kay Transportation Undersecretary for Railways Cesar Chavez, kailangan nila itong gawin. Kailangan ihinto ang operasyon ng PNR sapagkat gusto nating matapos ang proyektong ito. Ang isa sa causes of the delay ho ng South Commuter Project and Manila to Malolos is because continuous ang operation ng PNR. Malaki rin daw kasi ang gastos kung patuloy ang operasyon ng PNR habang ginagawa ang North-South Railway. 5 taon, mula ngayon, ang tingin ho natin, 5 taon, may substantial completion na tayo, mas maayos naman at maginhawa ang sasakyan nila. Elevated, electrified, double track, bagong mga tren. Nasa 15 billion pesos ang inaasahang matitipid ng DOTR kapag inihinto ang operasyon ng PNR. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.